mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamoxki TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamoxki TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Gabi na, Vave. Bakit hindi ka pa natutulog? Magpahinga ka na kasi maaga ka pang papasok bukas. Hindi ba mayroon kang nakatakdang presentasyon sa opisina? Wika ni Olivia sa kaniyang asawa na si Noah. Nagtitingin lang ako dito sa cellphone ko ng bahay na pwede nating bilhin. Hindi na kasi ako makapaghintay na makapagpagawa tayo ng bahay. At alam kong matagal mo na rin itong inaasama. Ngayong sapat ng naipo natin ay matutupad na ito. Tugo naman ang Ginoo. Ipagpabukas mo na yan. Mas makakapag-isip ka kung kumpleto ang tulog mo. At saka isa pa, baka mamaya ay mahuli ka sa meeting ninyo bukas. Baka hindi pa matuloy ang pagbili natin ng bayat lupa. Ani naman ni Jonah. 5 taon lang nangungupahan ang mag-asawang sina Noah at Jonah. Maraming pinag-usapan ng dalawa na bago sila tuluyang magkaanak ay nais muna nila magkaroon ng sariling tahanan at sapat na ipon. Nais nilang maging handa para sa magandang kinabukasan ng mga ito. Hindi din naman ganong kalakihan ang naipon ng dalawa. Sapat lamang ito upang makabili ng disenteng matitirahan para sa kanila at sa kanilang mga magiging anak. Kaya hindi maawat itong si Noah sa paghahanap ng bibiling ari-arian. Nagbabaka sakali siyang baka may masipat siyang mura ngunit suwak sa kanilang panlasa. Habang naghahanap siya ng bibiling bahay ng gabing iyon, ay napukaw ang kanyang atensyon ng isang lumang bahay. Mura lamang itong binebenta dahil tila hindi na mapapakinabanganan pa ang bahay dahil sa kalumaan ito. Tiningnan din niya ang iba pang detalye at nakita niyang nasa maayos itong komunidad. Agad niya itong sinabi sa kanyang asawa. Hindi ako papayag na yan ang bilin mo. Mag-aaksaya ka lang ng pera diyan. Baka mamaya ay kung anong masamang espiritu ang nariyan. Kaya binibenta yan ng mura. Pagtutol ni Jonah sa gusto ng mister. Ang sabi dito ay matagal na daw itong inabandona at wala nang nagmamayari. Para sa laki ng lupa nito ay mura ng halaga. Tsak na hindi nga mapapakinabanganan ng bahay pero pwede nating subukang ayusin. Pahayag naman ni Noah sa kanyang asawa. Napakaraming kailangang ayusin yan. Ayoko ng ganyan. Sino magnanais na tumira sa isang bahay na ubod ng luma? Bahala ka, Noah. Makikipaghiwalay talaga ako sa iyo kapag sinaya mong ipon natin dyan. Sambit muli ni Jonah. Sa puntong iyon ay alam ni Noah na hindi niya mapipilit pa ang kanyang asawa kaya hindi na lamang niya itinuloy ang kaniyang plano. Sa paglipas ng mga araw ay hindi maintindihan ng Ginoo kung bakit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang naturang bahay. Agad niya itong pinuntahan at sa hindi malamang kadahilanan ay agad siyang nagpunta ng bangko upang bilhin ito. Nais lang po naming malaman niyo na as is po ito. Ibig sabihin po ay kung paano nyo madadatnan ng ari-arian ay ganun nyo na po ito bibilhin. Hindi na po ito aayusin pa o pakikialaman ng bangko. Wala na rin po kaming dapat pang ayusin at kayo na po ang bahala sa nais ninyong gawin. Paliwanag ng ahente sa bangko, hindi na nag-anilangan pa si Noah at agad na pumayag sa kasunduan. Pag-uwi rin niya sa bahay ay agad niyang pinakita sa asawa ang titulo ng lupa. Hindi ba napag-usapan na natin ito? Bakit binili mo pang walang kwentang bahay na iyan? Wala tayong mapapakinabanganan diyan. Imbis na makatipid, ay lalo tayong mapapagastos. Hindi ka nag-iisip. Galit na sambit ni Jonah. Bigyan mo ito ng pagkakataon, Jonah. Kung hindi ito obra,
ay ibebenta ko rin. Pero iba kasi ang pakiramdam ko sa bahay na iyan. Parang may kakabit itong swerte. Paliwanag pa ng asawa. Nakakagimba lang itsura ng bahay na iyan at sasabihin mo sa aking may kakambal itong swerte? Kailangan kong tawagan ng bangko upang hindi matuloy ang pagproseso ng ari-arian na iyan. Muling sigaw ng misis niya. Ngunit hindi na ito babawiin pa ng bangko dahil nabili na ito ng Ginoo. Wala nang nagawa pa si Jonah kung hindi tanggapin ang pagbili ng asawa sa naturang lumang bahay. Pangako ko sa iyo ay pagagandahin ko ito sa abot ng makakaya ko. Magiging masaya tayo dito sa bahay na ito kasama ang mga magiging anak natin. Magtiwala ka lang sa akin. Sambit pa ni Noah. Ayaw makialam ni Jonah sa kung ano ang balak ni Noah sa lumang bahay. Naghihintay na lamang siyang sumuko ang asawa sa pagkumpuni nito upang maibenta na rin kaagad. Pilit na isinama ni Noah ang asawa sa lumang bahay na kanilang nabili. Papasukin talaga natin ang bahay na iyan. Ayoko nga. Baka mamaya kung ano pang demonyo ang sumapi sa akin dyan. O kaya baka magkasakit pa ako. Galit na sambit ni Jonah. Ngunit napilit din siya ni Noah na samahan siya sa loob ng lumang bahay. Nang pasukin nila ang bahay, ay halatang matagal na itong hindi natirahan. Maraming kalat, putik, dumi ng hayop, at halaman lang tumubo sa loob nito. Kanino kayang bahay ito ano? Sino kaya ang huling tumira dito? Tanong ni Noah. Aba malay ko, tara na Noah, at hindi ko na kayang amoy dito sa loob ng bahay. Giit naman ang misis. Sandali na lang, tara at pumanhik tayo sa taas. Nais kong makita ang bawat sulok ng bahay na ito bago natin ito ipagiba. Tugon ng Ginoo. Mukhang marurupok na mga kahoy ng bahay na ito, Noah. Baka mamaya hindi na tayo kayanin at lumusot pa tayo at madisgrasya. Muling sambit pa ni Jonah. Ngunit hindi nagpaawat muli ang Ginoo dahil ayaw maiwan sa baba, ay sumunod na rin si Jonah paakyat. Nagulat sila sa kanilang nakita dahil kung ano kasi ang ginulo ng ibabang parte ng bahay ay siya namang ayos ng pangalawang palapag nito. Sinilip isa-isa na mag-asawa ang dalawang kwarto at may ilang gamit pang narito. Mukhang matatandang kagamitan ng mga narito. Nakakatakot Noah, umalis na tayo. Takot na wika ng ginang. Sa tingin ko'y tama ka. Antik na nga ang mga ito. Kukuha ko ng ilang gamit upang ipasuri. Wika naman ni Noah. Ganito nga ang kanilang ginawa at dinala ito sa isang eksperto sa mga lumang gamit. Kinumpirma ng eksperto na mga antik na nga ang mga gamit. Ngunit labis silang nagulat sa sumunod na sabihin nito. Mahal ang mga halaga ng mga gamit na ito. Ang bangang ito pa lamang ay nagkakahalaga na ng 300,000 piso. Sad pa ng lalaki. Labis na nagulat ang mag-asawa dahil kung susumahin ay papatak ng humigit 10 milyon ang halaga ng lahat ng lumang gamit na kanilang nakuha. Pasensya ka na kung hindi ako nagtiwala sa iyo nung una. Kung titingnan mo kasi talaga ay tila walang halaga ang bahay at lupang ito, mabuti na lamang ay sinunod mo ang iyong pakiramdama. Ngayon ay handa na tayo na magkaroon ng mga anak. Wika ni Jonah sa asawa. Sa totoo lang, ay kahit sa naman tayo tumiray ayos lamang sa akin. Basta kasama kita. Tugon naman ang Ginoo. Ginamit nila ang pinagbentahan ng mga lumang gamit upang ipaayos ang kanilang bahay. May mga gamit din silang itinira para alaala ng lumang bahay na kanilang nabili. Nagpatayo sila ng malaki at magandang bahay na akma para sa bubuin nilang pamilya. Dito ay masaya nilang bubuin ang kanilang mga pangarap kasama ang kanilang mga anak. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokos Kitibi. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.